Nagbitiw na po. Bilang, Superintendent ng Philippine Military Academy, si Lieutenant General Ronnie Evangelista. Ito po ay kasunod nitong pagkamatay ng isang kadete sa nangyaring hazing dyan po sa PMA sa Baguio City. Sipin ninyo, 20 anyos lang pala yung bata. Eh, mas may future ito kung kay bato lang. Diba? Layo eh. Mga kaibigan, oho. Pati yung si Brigadier General Bartolome Bacaro, yung pong commandant ng Corps Cadets, nag-resign na rin po sa kanyang pwesto. Eh, yan ang tamang gawin. Sa military lang naman, meron na lang yan. Wala na ho, sa civilian government, wala na hong ganyan. Yung delikadesa na tinatawag, yung honor. Sa civilian government, horror, hindi ho honor. Yan ho'y nangyari. Kung si Bato nandyan, hindi magre-resign yan. Diba? Sasabihin niya, ano kinalaman ko sa pagkamatay niyan? Ako ba pumatay dyan? Ganyan mga twiran yan eh, diba? Sabi ho ni General Evangelista, mga kaibigan, hindi military tradition of command responsibility. Yun. It is now the proper time for me as the head of the institution together with the commandant of the Corps of Cadets to relinquish our respective positions. And sabi nga sa English, that is the most honorable thing to do. Hindi ho ba? Hindi yung maglalambitin ka sa pwesto. Ang sabi niya, I did not leave my post in the midst of crisis. I faced the problems squarely and we have finished the investigation. As I resign from my post, it is now up to the proper authority to decide on the finality of the case. That for me is the definition of command responsibility. Pasensya na kayo sa English ko, mga kaibigan. Hindi mo ganun mag-English si General Evangelista. Akin lang pong binabasa, alam niyo naman mahina tayo dyan eh. Sa English-English. Eh pero hanga tayo ha. Kumbaga, endangered species yung mga ganyan. Yung may mga sensibilidad. Honorable. Na kahit na ikaw ay, halimbawa, sakasakaling magkaroon ng investigasyon sa pangyayaring ito, nakahanda siya na harapin nyo na hindi niya hawak yung pwesto niya. Wala tayo masasabi, wala masasabi ang publiko, hindi ba? Mga kaibigan, wala na ho niyan sa civilian government. Sa executive, naku. Yung salitang delikadesa, wala na ho niyan. Kaya ito eh, imbes na kita mo, kung yan hindi nag-resign yan, mumurahin ng tao yan. Eh pero ngayon, tignan mo, hahangaan yan, maniwala kayo sa akin.
Kasi nga ho, yun ang wasto, yun ang dapat na ginagawa ng tao. Para hindi ka makasagabal sa ano ho, sa takbo ng investigasyon, di ba? Hindi rin kayo makasagabal sa takbo ng ating buhay, di ba? Lalo-lalo na sa gobyerno. Yung po problemahin ka pa, di ba? O magdadala ka pa ng problema. Yan na nakakalimutan na, wala na eh. Kasi halos lahat na. Eh bali ba, PMA ito eh, di ba? PMA sila eh. Kaya yung mga pinagsasabi ni Bato, parang hindi galing sa PMA ito eh. Sa Philippine Mental Association yata galing ito, PMA. Akala natin sa Philippine Military Academy. Ba dahil daw sa bugbog? Kaya daw siya naging ano, sabi ni Baton, naging director ng police. Ba nakakapagpa-director pala yung bugbog? Meaning to say, pag hindi ka nabugbog, hindi ka karapat-dapat na maging director. Anong klaseng pag-iisip yun, di ba? Palagay ko yung ulo niyan, display lang eh. Yung ulo ni Baton laki-laki, parang display na lang, ano? Kasi hindi mo sasabihin may ulo yan. Pag nagsalita, di ba? Sino mag-aakalang may ulo si Bato? Di ba? Sasalita si Bato, nakikinig ka lang. Yung siya nakikita, di ba? Hindi mo isipin may ulo yan. Parang pugot. Teka, nag-uumpisa pa lang tayo eh. Asensya na. Ako, ika nga eh. Natatawa na lang dito kay Bato eh. Eh, sa PMT, hindi pwede to eh. Tsaka sa ROTC. Ay, nako. Sabi, dyan na kuhaan niya, maraming karanasan. Intik na buhay ito. Ibig sabi, qualification yung bugbog. Eh, tanongin mo yung magulang nung namatay. Yung mga anak nyo, binugbog nyo. Kaya kung ikaw ang magulang, ba, mararamdaman mo, hindi ba? Mamatayan ka ng anak dahil sa hazing. Tapos si Bato, magsasalita ng ganun lang. Hindi mo sabihin, mas mahalaga pa yung sarili mo kesa dun sa namatay na kadete. Ano na, mahalaga rin. Eh pagka ganyan ang katwira mo, wala nang value yung buhay. Kaya ngayon eh, siya na, nagsasalita sa sarili niya, itong si Bato, kung bakit ganyan ang naging takbo, o kung paano naging takbo ng Philippine National Police, nung siya ang hepe. Bakit nagka-leche-leche yung kampanya sa droga, di ba? Napunta sa Bucor, akala natin walang kababalaghang ginawa. Eh, nabuko si Pael doon. Eh, meron pa na naman manamang siya roon, mga kaibigan. Anomalya. Eh, baka dahil sa bugbog yan, kaya nagka-anomalya sa Bucor. Sana binanggit niya yun, Si Bato talaga o nagsasalita ng walang ulo.
ulo, naka-display yan yan. Talagay ko, pag umaharap sa camera to, pinapatong na yung ulo, parang helmet. Pagkabos niya magsalita, ubarin niya na ulit. Ruto, yung ulo niya natanggal. Ha, ha, ha.